Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto tayo sa lunduyan ng Hangga, Paumbong, Bulacan, bilang bahagi po ng ating pagmimisyon na ikalat natin ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapal, sa lahat ng mga tao. Hindi lamang po dito, kundi sa lahat ng buong Pilipinas at buong mundo, dahil po ito'y maabot ng social media. Ang ating po nga pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, na sinulat ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumawan kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong salaman ay inyo mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang pagbababala. Yamang napag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa kanya'y walang itinatanging tao. Sa katapus-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magdiis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa maukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama, at gumagawang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paganda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangangingas na suligin ang masama, at magsikwa rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat na panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito'y ako'y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Datapot upang mga alaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin at ang kalagayan ko at si Tikiko na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon ay siyang nagpakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong puso. Kapayapaanawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa.
So sa unang talata po mga kapatid, ang ipinaiwatig po sa atin dito ay ang paggalang po natin sa ating pong mga magulang na dalawa po itong klase. Magulang po natin ito sa pananampalataya at magulang sa mga tahanan. Unahin po natin yung mga magulang at anak sa mga tahanan. Nakikita po natin ngayon na marami ang mga kabataan ngayon, halos ay wala na mga galang pagrespeto sa kanilang mga magulang. Kapag ang ina ay sumigaw, hindi po ba nangyayari, sisigaw din ang anak. Mas malakas pa yung boses ng nanay, ng anak sa nanay. Ang nangyayari, mas natatakot pa yung nanay. Yan po yung kabataan natin ngayon. Nasaan na yung pag-asa natin na sinasabi ng ating kagalang-galang na Dr. Serizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano po magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan ngayon kung ang nangyayari, ang mga kabataan ngayon ang siyang nagiging perwisyo ng bayan? Ay napakahirap naman po ng ganito. Alam niyo po ba kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay? Unang-una po sa lahat, ito po ay nangyayari. Ito po ay sa pamamagitan kung papaano hinuhubog ng kanyang ama't ina yung kanilang mga anak. Kung papaano gumalang sa mga tao, gumalang sa mga nakatatanda sa kanya, kung papaano igalang ang kanyang kapwa at higit sa lahat ang paggalang sa kanyang mga magulang at sa ating pong Panginoon. Ganito po sana ang gawin ng lahat ng mga magulang na yung kanyang mga anak ay hubugin niya sa mabuting asal at higit sa lahat ay hubugin niya ang kanyang anak ng may kabanalan. Kaya po ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay hinihikayat po namin, lalong-lalo na po ang mga taong may mga anak na sila ay mag-aral ng kabanalan sa araw ng Sabat sa mga sambahan. Pero kailangan po nating hanapin muna kung nasaan ba ang kanyang kaharian. Marami po kasi mga sabagay, meron po mga nangangaral. Makakapunot naman po kayo ng mga moral na kung atin lang po pakikinggan yung mga nangangaral, ulutin lang po natin yung mga nangangaral na mayroong mga magagandang moral na siyang pwede nating maituro sa ating mga anak. At sa mga magulang naman daw po, ay huwag daw po nating mungkahiin ang ating pong mga anak na palalaki natin sila sa takot na karamihan po ng mga kabataan habang tinatakot naman ng magulang, lalo na mga nagre-rebelde. Tama po ba? Kaya po hanggat maaari lang, kailangan pong palakihin po natin ang ating pong mga anak, unahin po natin ang ating mga sarili. Mag-aral po tayo ng mga kabanalan sa kung saan man po tayong pananampalataya. Manatili po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos upang tayo ay mayroong maituro sa ating pong mga anak. Habang sila ay lumalaki, kung tayo na mga magulang ay nagbibigay ng mga magagandang halimbawa sa ating pong mga anak, ay siguro naman ang ating pong mga anak makikita na tayo ay mga matitino, na tayo ay nakikita nila ng mga magagandang halimbawa. Siguro naman ang ating mga anak ay lalaking mga magaganda yung asal, may mga mabubuting kalooban, kasi po kung yun yung makikita sa atin,
bilang tayo na kanilang mga magulang, dapat maging modelo tayo nila. Paano kung yung makikita ng mga anak natin, tayo naglalasing, tayo asugarol kung ano nung mga kasamaan ang nakikita sa atin ng ating mga anak. Siyempre, nakikita nila, gagawin din nila. Pero kung makikita naman ng ating mga anak na tayo ay gumagawa ng may kabanalan, na tayo ay nagpapakita ng mga magagandang halimbawa, siguro naman, yun ang kanilang mga matututunan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lamang po ito sa payo, kundi lahat po ay aking hinihikayat na ang lahat ng mga magulang ay mag-aral ng banal na kasulatan. Mag-aral po tayo ng mga katuruan ng Kristo na siyang maituturo natin sa ating pong mga anak. Ano po ba ang tinuturo ng ating Panginoon Hesus Kristo? Simple lang, ibigin mo ang iyong kapwa at ibigin mo ang ating pong dakilang ama at ang ating Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya na sa iyong sarili. Kung ito po'y maituturo natin, yung mga aral na galing sa banal na kasulatan sa ating pong mga anak, makakaasa po kayo ng inyong mga anak ay lalaking may kabanalan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na po sa mga may anak, kailangan nyo na po na kung gusto nyo talagang lumaking mabuti ang inyong mga anak, magpakita po tayo ng mga magagandang halimbawa. Ipakita na tayo ay palasamba at yung mga natututunan natin sa mga sambahan, ipakita po natin sa gawa, hindi sa ngawa, hindi sa salita, sa gawa. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ayon po kay Apostol San Pablo, Santiago. Tuloy po natin. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ng inyong Panginoon na may takot at panginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa sa puso ang kalooban ng Diyos. Ito naman po sa mga may amo. Huwag po nating dadayain ang ating pong mga amo, dahil siyempre po kung yung mga amo natin ay malugi, unang-una mawawalan sila ng kita, kayo naman ang mapipirwisyo, kayo naman ang mawawalan ng trabaho. Halimbawa sa mga may kumpanya naman, huwag po nating dayain ang ating pong mga amo, dahil kapag nalugi yung kumpanya, magbabawas ng tao, ang malas pa nito, ikaw pa yung nabawas. Kaya po hanggat maaari sa mga kumpanya, ibigay po natin ang nararapat para sa kumpanya, magtrabaho po tayo ng tama. At sa mga amo naman, huwag naman po kayong masyadong mapait sa inyo pong mga tauhan. Huwag niyo sigaw-sigawan, dahil lahat po ng mga tao ay may puso't damdamin na nasasaktan. Hindi niyo po ba nalalaman na may mga tao na kapag nasaktan, humanda ka sa akin mamaya, papatayin kita. Tandaan niyo po yan, may mga tao pong ganyan, na kapag nasagi mo yung kanilang mga ego, magtatanim po yan ng galit, at pag nakatapat yan ng pagkakataon, doon na po darating na yung tao na iyong nilait-lait at pinagsabihan mo ng masama, siyang pumatay sa iyo. Kaya po sa lahat po ng mga amo, huwag po kayong mapait sa inyong mga ibig sabihin, huwag nyo po nga sigaw-sigawan o muramurahin yung inyong mga tauhan. Dahil sa oras na iyan ay magtanim ng galit, baka siya pa yung pumatay sa inyo. Hanggat maaari, magbigay po kayo ng mga magagandang kaloob sa kanila para mas lalo po silang magsumikap sa kanilang mga trabaho, dahil nakikita nila na ang kanilang mga amo ay mga mabubuting tao.
Ang sabi naman po dito, sa katapusta po sa'y magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan na kanyang kalakasan. Sa lahat naman po ito ng mga alagad, sa lahat ng mga alagad ng sambahan, lalo-lalo na po sa mga pananampalataya na may mga biyaya at kapangyarihan dahil panahon na po ng nasa panahon na po tayo ng spiritual battle. Lahat po ng mga pananampalataya na may mga biyaya at kapangyarihan, panahon na po para ang lahat ng inyong mga biyaya at kapangyarihan ay ating palakasin. Tandaan niyo po, lahat na mga alagad ng Diyos, darating ang panahon, tayo pong lahat ay titipunin sa isang kuralan. At darating po ang panahon ng ating pakikibaka, pakikipaglaban. Saan po tayo makikipaglaban? Eto po, lalampas po tayo, no? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kahitaasan. So kung mababasa po natin ito at maalaman natin na atin palang makakalaban at napakalinaw po, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, hindi po patayan ang labanan na ito. Ito po ay labanan, digmaan ng katuwiran. Katuwiran, kung sino ang makapananaig na katuwiran. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi hihigit ang iyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskreba at pariseyo sa anumang paraan, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya po napakalinaw na napakalinaw ang sinabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magpapakalakas po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kapangyarihan ng demonyo. Nagaya ng mga ibinabato po sa atin ng ibang pananampalataya. Alam ko naman po kasi yung dahilan nila na ng mga kapangyarihan daw na mga espiritista ay galing daw sa demonyo. Diyos ko day. Galing daw sa mga masasamang espiritu. Alam niyo po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung bakit nila sinasabi ang mga ganitong bagay sa amin? Una, kapag naalaman ninyo na ang tunay palang pananampalataya ay ginagabayan ng mga banal na espiritu, nandiyan ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, tandaan niyo po yan. Yung mga pananampalataya na walang mga banal na espiritu, lalayasan po kayo ng inyong mga miyembro. Alam niyo po ba kung bakit? Nakalagay po yan, may tanda pong pinagkaloob ang ating pong Panginoon. Marcos, Kapitulo 16, Talatang 17. Sa lahat po ng mga mananampalataya, makinig ang may pandinig. Dahil ang mga tanda po na ito ay ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo para hanapin ninyo yung tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay may mga tanda na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Biblical po tayo. Hindi po galing sa sarili ko yan. Ito po ay sinulat ng ating
Agalang-galang na Apostol San Marcos, Kapitulo 16, Talatang 17. At lalakip ang mga tandang ito. Ano ba yung ibig sabihin ng lalakip? Ano ba yung ibig sabihin ng lalakip? Lilitaw. Oh, lilitaw. Lilitaw. Oh, ano pa? Lalakip. O yung makikita niyong mga tanda sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Tanong, yung mga pari po ba, mga pastor, mga ministro ng iba't ibang reliyon, nakapagpapalabas po ba ng mga demonyo? Nakapagpapagaling po ba sila ng mga sakit at karamdaman? Ipapatong nila ang kanilang mga kamay at ang mga may sakit ay magsisigaling. Paano na lamang kung ang mga biyaya at kapangyarihan na ito ay hanapin sa inyo ng inyong mga mananamba? Dahil ito ang ibinigay na tanda ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ba ang kinatatakot ninyo kaya sinisiraan ninyo yung mga sinisiraan nyo pananampalataya? Hindi nyo alam, sila pala yung tunay at kayo pala yung peke. Dahil yung mga tanda na ibinigay ng Panginoon Jesucristo ay makikita sa kanila, hindi sa inyo. Paano na lamang kung yung inyong mga mananampalataya o yung mga miyembro ninyo ay mamulat sa katotohanan? Dahil mababasa nila ang katotohanan sa banal na kasulatan. Paano yan? Di wala na kayong kita. Wala na kayong kikitain dahil maglalayasan yung mga mananampalataya ninyo. Yan yung dahilan kung bakit sinisiraan nyo yung mga pananampalataya na may mga banal na espiritu. Yung mga pananampalataya na may mga bumababang banal na espiritu. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi nyo masasamang espiritu. Eh napakalayo naman po kasi na kaibahan ng banal na espiritu sa mga masasamang espiritu na sinasabi nyo sa amin. Alam nyo yung mga masasamang espiritu pag pumasok sa tao, di ba? Nagwawala, nananakit, nag-hysterical, lahat na lang ng mga panggugulo gagawin niya. Subalit ang banal na espiritu pagka bumababa dito sa karya ng langit. Alam niyo po ba yung bungad ng banal na espiritu? Kapayapaan sa inyong lahat. Dahil ang bunga ng espiritu ay pag-ibig at kapayapaan. Yan ang daladala ng mga banal na espiritu na bumababa dito sa karya ng langit. Kaya bago po kayo maghatol, magsuri muna po kayo para maalaman ninyo yung mga paninirang binabato nila para mapatunayan nyo sa inyong mga sarili na yung palang mga paninirang sinasabi nila ay mali. Yung sinisira nila pananampalataya, yung pala yung tunay. Kasi yung mga tanda na ibinigay ng Panginoon sa kanila mo makikita. Isa pang tanda na ibibigay ko sa inyo sa mga tunay na pananampalataya at tunay na iglesia ni Kristo. Ito po yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12 Talatang 27 hanggang 28. Sa lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, panahon na para ito ay mabulgar na sa inyong lahat. Hindi nila ito inaaral sa inyo dahil kapag ito ay nabulgar sa inyo, lalayasan ninyo yung inyong mga pananampalataya. Napakaliwanag po nito sa isang tunay na iglesia ni Kristo. Basahin natin. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Uti po ba
kompletos rekados na sangkap, walang bawas, walang kulang. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ayun pala, Diyos pala yung naglalagay sa iglesia. Eh yung iba, yung mga ministro nila yung naglalagay, yung mga punong mga puno nila, mga tao lang yung naglalagay. Sino paniniwala namin? Yung mga tao naglalagay, nag-oordina o yung Diyos? Napakaliwanag po, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ibig sabihin, ang mga inilalagay ng Diyos galing sa kanyang kalooban. Una-una yung mga apostol, ikalaway mga propeta. Tanong, sa lahat na mga may pananampalataya at reliyon na nakikinig sa akin, kailan kayo nakarinig ng inyong pananampalataya ay mayroong isang propeta? Sasabihin mo na naman, ang huling propeta yung Panginoong Jesucristo? Oo po, totoo yun. Ang Panginoong Jesucristo ang kahuli-huliang propeta noong kapanahunan niya. Pero alam niyo po, sa panahon natin, maraming propeta dito sa karan ng langit. Alam niyo po yung mga propeta namin dito, akyat baba sa langit. Kaya po yung mga hiwaga ng kalangitan, alam namin. Ngayon, paano na lamang kung yung mga ganitong pananampalataya ay matuklasan ng inyong mga mananampalataya na doon pala sa pananampalatayang sinasabi niyo kulto, may mga propeta pala. At yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia, kompleto sa kanila. Nasa kanilang lahat yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia. Paano na lamang kung malaman ito ng inyong mga mananampalataya? O di ngayon, maglalayasan na yung mga mananampalataya ninyo at pupunta na sa pananampalataya na ang sangkap ng isang tunay na iglesia ay nasa kanila. Meron silang apostol, meron silang mga propeta, meron silang mga himala, meron silang mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Yan po ang bumubuo sa isang tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon, tanong, sa lahat ng mga reliyon, kahit isa na lang, tatanong ko sa inyo, mayroon bang propeta sa inyo? Ano, meron? Wala, no? Saan kaya ninyo hahanapin yung ganitong pananampalataya? Doon kayo sa karen ng langit. Yung mga sangkap ng isang tunay na iglesia ay naroon. Dahil kung kulang ang sangkap sa inyong pananampalataya, panahon na para siguro po kayo mag-isip. Dahil dito na lamang po, isa sa pinaka-importanting sangkap ng isang tunay na iglesia ni Kristo, yung mga hiwaga. Alam nila ang mga hiwaga ng mga nangyayari doon sa kalangitan. Pangalawa, mga kaloob na pagpapagaling. Yan pa lang. Ano ang importansya ng kaloob na pagpapagaling sa isang iglesia? Kayo, tatanungin ko. Kung ang inyong anak, kung ang inyong mga anak, kung ang inyong asawa, kung ang inyong nanay, tatay, o yung inyong mga kamag-anak ay may mga sakit at karamdaman, kailangan nyo pa bang pumunta pa ng doktor? Kung yung kailangan ng inyong mga kamag-anak na may mga sakit ay naroon na sa isang tunay na iglesia, yung kaloob na pagpapagaling, nandoon na. Ang katotohanan nga nun wala pang bayad. Paano na lamang kung yung iglesyang ito ay hanapin ng inyong mga miyembro? Dahil makikita nila, makakapagbulay-bulay din kasi yung mga yan. May mga isip kasi yung mga tao. Paano kung mapagbulay-bulay nila na yung
sangkap ng isang tunay na iglesia ay wala pala sa inyo. Ngayon, hahanapin nila yung isang iglesia ni Kristo na ang lahat ng mga sangkap na ibinigay ng Diyos ay kumpleto sa kanila. De, paano ngayon yan? Mauubos yung mga mananampalataya nyo. Awa-awa naman kayo, wala na kayong kita. Tanungin ko nga yung mga pare kung meron silang mga biyaya at kapangyarihan na makatutulong sa kanilang mga mananampalataya kung ang mga kanilang mga mananampalataya ay may mga sakit at karamdaman. Meron bang mga tao na makakalapit sa pare para magpagamot? Wala yata. Pero sa pastor namin, kahit anong sakit, kahit cancer nga sa suso, stage 4, isang linggo lang sa pastor namin. Paano na lang kaya kung maalaman to ng mga miyembro ninyo na may pananampalataya palang ganito, di mauubos yung mga miyembro nyo ngayon. Hahanapin nila yung pananampalataya na kumpleto, yung ipinagkaloob ng Diyos na sangkap sa isang tunay na iglesia. Kaya sa lahat po ng mga pananampalataya na kulang ang mga sangkap, siguro naman po panahon na para mag-isip po kayo. Dito nyo mapapag-unawa na kayo pala ay pinagkakakitaan lamang ng inyong pananampalataya. Sa oras na kayo ay magkaroon ng mga sakit at karamdaman, wala na silang pakialam. Paano na lang ang buhay? Samantalang, ang ibinibigay ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama sa isang tunay na pananampalataya at sa isang tunay na iglesia, kumpleto. Nandoon yung mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika, lalo na po yung iba't ibang wika. Alam niyo po yung ibig sabihin niyan? May mga banal na espiritu na bumababa sa kalagitnaan ng pagpupulong. Huwag niyo na naman sabihin, masamang espiritu yung bumababa sa inyo, kapatid. Kapapaliwanag ko lang sa inyo na kaibahan ng masamang espiritu tsaka yung banal na espiritu. Ang pinag-uusapan po kasi natin dito, banal na espiritu, dahil yung mga masasamang espiritu, wala pong puwang sa amin yan. Tinatadya ka namin yan eh. Pinalalayas namin yan. Yung mga masasamang espiritu na yan. Tapos sasabihin nyo, yung mga biyaya at kapangyarihan sa karya na langit, sa masamang espiritu, sa mga diablo, sa mga demonyo, eh huwag po kayo magbibintang. Dahil unang-una, kapag kayo nagbibintang, nagkakasala kayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bago nyo hatulan ang isang pananampalataya, magsuri muna kayo. Baka yung inyong mga pananampalataya, inyong hinahatulan, sila pala yung tunay. Kahit po yung samba namin ay isang barong-barong lang, o bakit barong-barong lang yung mga sambahan namin? Dahil ito yung pananampalataya na kailanman ay hindi namera sa mga tao. Kitang-kita po yung ebidensya, napakalakas ng ebidensya. Yung mga pananampalataya ninyo, bakit ang lalaki ng mga simbahan ninyo at ang yayaman ng mga pastor at mga ministro ninyo? O di ba kitang-kita yung ebidensya na sila pala ay mga nagnegosyo? Saklap ano? Samantalang yung mga miyembro, yung mga mananampalataya nila, kapag may mga sakit at karamdaman yung kanilang mga pamilya, hindi man lang nila mailapit sa kanilang pastor para mapagaling yung sakit. Hindi man lamang mailapit sa kanilang mga ministro. Tandaan niyo po mga kapatid ko, ang tunay na pananampalataya ay may presensya ng mga banal na espiritu.
Ano ang kaibahan ng pananampalatayang may presensya ng mga banal na espiritu? At pananampalatayang walang banal na espiritu? Malaki po. Unang-una, yung mga biyaya, kapangyarihan ay naroroon. Na sa oras na may pangangailangan ng inyong mga miyembro, may mga sakit, karamdaman, kaya po silang pagalingin ng mga alagad ng pastor. Bago makarating sa pastor, sa alagad muna. Dahil yung mga alagad ng pastor, lahat sila manggagamot. At lalo na kapag hindi kaya ng mga alagad, siyempre doon pupunta sa master. Eh para sa Panginoong Hesukristo ba? Sabi na nga isang may sakit, yung tatay ng may sakit. Tatay ba yun o nanay? Ah, sabi, Panginoon, dinala ko sa mga alagad mo yung... Matay mo na lang. Ano po ba yun? Mateo. 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 Ito po yun, yung nangyari na yun. At Mateo Kapitulo 17, talatang 14. Ha? Uno? Eh, sa ano yun eh, yung pagbaba ng... Panginoon, sa 15 po, 17-15, Panginoon, mabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya nasusuba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. Eto po, nangyayari dito ito sa amin. Aminado naman po ako dyan na misan may mga mabibigat talaga mga karamdaman hindi namin kaya. Pero pagdating sa pastor at sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walaw pananampalataya at taksil. Ang sakit. Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling. Mula ng oras din yaon, nang magkagayoy nagsilapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, bakit baga hindi namin mapalabas siyaon? So yun po pala, alam niyo po itong mga ganito nangyayari, nangyayari din po ito sa amin. Kaya po kapag hindi namin kaya, nandun po yung aming master, yung aming pong pastor, at pagdating sa pastor, talsik yung demonyo. O paano po yan? Pag ito ay malaman ng inyong mga mananampalataya, o di, hahanapin ang mga mananampalataya ninyo, yung mga biyaya at kapangyarihan. Kasi nandoon yung mga kanilang mga pangangailangan. Sa oras ng pangangailangan ng inyong mga miyembro, meron silang malalapitan. At hindi na nila kailangan pang gumastos sa mga doktor, sa mga ospital, sa mga mamahaling gamot dahil tubig-tubig lang na binabasbasan, patong lang yung mga kamay, yun na. Basta malakas yung pananampalataya ng taong ginagamot, darating yung biyaya ng pagpapagaling. Mga himala, mga kaloob na pagpapagaling sa lahat po ng mga mananampalataya. Hanapin nyo po itong mga biyaya at kapangyarihan ito sa inyong mga pastor, sa lahat ng mga pari. Dahil yan po yung mga tanda na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga tao panahon na po para ito ay mabulgar. Dahil ang dakilang ama ay manggagamot. Ang Panginoong Hesukristo ay manggagamot. Lahat ng mga apostol, lahat sila manggagamot. Datapot lahat ng mga relihiyon na naglabasan ngayon, may manggagamot ba? Ayo pa, kayo tatanungin ko. Meron? Wala pala eh. Eh bakit po kayo hindi pa mag-isip? Kasi po nasa panahon na po tayo ng end times.
na lahat ng mga itinago nilang lihim na hindi nyo dapat malaman, nabubulgar na. Kaya ito na po yung tamang panahon para po yung mga tao. Kaya nga po tayo binigyan ng pag-iisip ng Diyos na ang ating po mga isip ay mas mataas sa ating puso. Kailangan po lahat ng mga mananampalataya ngayon, kailangan wise na po tayo para naman yung mga inilalagak nating napakalalaki sa mga simbahan natin magkaroon naman ng kabuluhan na sa oras ng pangangailangan ninyo na meron kayong mga miyembro ng pamilya ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo, asawa, nanay, tatay ay may sakit at karamdaman, hindi nyo na kailangan pang pumunta ng mga doktor. Andyan yung mga pastor ninyo. Kasi po yun yung binigay ng Panginoong tanda na lahat ng mga tunay na lingkod ng Diyos, lahat sila ay may mga biyaya at kapangyarihan. Hindi po yung madakdak lang, dakdak lang ng dakdak, pagdating ng mga miyembro ay may sakit na, oh, wala akong pakialam dyan, bakit? Mapapagaling ko ba yan? Ganun ba? Hindi po ganun. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago, panahon na po para, at sa lahat naman po ng mga pastor, tinatawagan ko po kayo. Alam nyo po ba yung hinahanga ko kay Brother Eli Soriano? Opo, kahit marinig ako ni Brother Eli Soriano, isa po siya sa pastor na hinanga ko. Alam nyo kung bakit? Ang pinakatandaan ko na nasabi niya, kapag may dumating na isang mangangaral na mas matalino kaysa sa akin, bababa ako. Ibig sabihin, handang magpakumbaba si Brother Eli. Ngayon, alam niyo kung bakit? Paano na lang kung dumating ang tunay na sugo ng Diyos at malaman ninyo yung tunay na sugo ng Diyos as ay mas marunong kaysa sa inyo. Nasa kanya ang biyaya at kapangyarihan, nasa kanya karunungan ng Diyos, nasa kanya yung mga tanda na pinagkaloob ng ating pong Panginoon. Magpakumbaba kaya kayo? Tandaan niyo po, alam ng pastor at ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng inyong mga kakulangan. Ang hinihintay lamang po ninyo, nila, ng Panginoon at ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon, magsilapit lang po kayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang kayo magtamo ng awa sa panahon ng inyong pangailangan. Alam naman po nila yung mga kakulangan ninyo. Wala po kayong mga biyaya at kapangyarihan. At pangalawa, wala po kayong mga alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan na sila po ang magpupuno para ang pagiging mga mangangaral ninyo, kayo ang maging mga bagong Kristo sa ating kapanahunan ngayon. Ano ang Kristo? Di po ba ang Kristo karunungan at kapangyarihan ng Diyos? Paano magbabalance ang pagiging Kristo ninyo? Although may alam na po kayo sa kasulatan, paano na lang kayo magiging Kristo kung wala kayong mga biyaya at kapangyarihan na kayang ipagkaloob sa inyo ng pastor at ng ating pong Panginoon Hesukristo na siyang guro ng sangkatauhan? Sila po ang magtuturo sa inyo. Ang magtuturo sa atin dito ay ang guro ng sangkatauhan. Ang ating Panginoon Hesukristo siyang kinikilala ninyo. Banal na Espiritu po ang magtuturo sa inyo. Ngayon, magpapakumbaba ba kayo sa Panginoon? Dapat lang. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para maalaman ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang isang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na Espiritu.
Narito sa karya ng langit ang Ama, Anak, Espiritu Santo, mga arkanghel, mga doktor ng kalangitan. Kaya nga po, hindi naman po kami nagpapagaling dito. Mga instrumento lang po kami. Agaya ko po, isa po akong makasalanan. Tinawag po dito sa pananampalatayang to. Dahil ang Panginoong Jesucristo, hindi siya tumawag ng mga taong matuwid. Siya ay tumawag ng mga taong makasalanan, kagaya ko. Kaya kung kayo po ng mga makasalanan nilalapit sa Panginoon, magsisisi, magbabago at magpapakumbaba sa ating pong pastor at sa ating pong Panginoon at sa higit sa lahat, sa ating dakilang Ama. Lahat na mga kakulangan ninyo bilang mga mangangaral ay mapupunuan po nila. Ako nga, wala akong alam dito bakit napunuan nila ako. Na dati hindi ako marunong mangaral, dati hindi ako marunong manggamot, bakit po nagawa ko lahat? Dahil lamang sa aking pagpatakumbaba. Ganun lang po kasimple. Kaya po kung alam ninyo ang inyong mga kakulangan, magpakumbaba lang po kayo. Lumapit po kayo sa pastor at lumapit po kayo dito sa kaharian ng langit. Palalakasin po nila kayo. Ano gusto raw ninyo? Narinig ko po sa pastor, sinabi ng pastor. Ano ba gusto mo? Propeta? Ebanghelista? Manggagamot? O mamili ka daw? Ano daw ang gusto mong maging dito sa karya ng langit? Nasa iyo po yan. It's your choice. Basta po malakas ang iyong pananalig, pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, walang relihiyon na makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas sa atin ay ang pagsunod sa mga utos ng ating dakilang Ama. At higit sa lahat, kailangan mayroon tayong komunikasyon sa ating pong dakilang Ama. Ang lahat ng ating mga pinag-aaralan, yung ating pananampalataya, lakipan po natin ng mga sakdal na gawa. Yan po ang makapagliligtas sa atin. Hindi yung relihiyon. Pasok ka dito, ligtas ka. Diyos ko po. Napakarami ko na po na narinig dito mga kaluluwa na galing sa iba't ibang relihiyon na pinangakuha ninyo ng kaligtasan. Mga nagmamakaawa doon sa pastor tuwing November 1. Mga nakaluho doon sa karya ng langit. Mga pinangakuha nyo raw sila, yung mga kaluluwa na yon na kaligtasan nung na sila'y namatay. Nasa ng mga kaluluwa nila, pag-alagala lang. Binasbasa naman sila ng pari. O bakit yung pagbasbas ng pari ngayon, anak? Kasama ka na ng ating Ama na nasa langit. Diyos ko po, paano na lang kung yung namatay ay walang hiya? Paano na lang kung lasinggero, babaero, o lahat ng ero nasa kanya, tapos babasbasa ng pari? Ngayon, anak, kasama ka na ng ating Ama na nasa langit. Diyos ko po, anong kasinungalingan yan? Mamulat na po tayo sa katotohanan. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya panahon na po, alam nyo po kahit po kami dito, kahit po kami nandito sa karya ng langit at hindi po namin gampanan ang aming po mga tungkulin, hindi rin po kami maliligtas. Kaya po dito ang kaligtasan, kanya-kanya po yan. Nasa atin po yung ating kaligtasan, wala po sa mga reliyon na yan. Sila po yung reliyon na yan, isa lamang po yan sa magagabay sa atin. Yung tunay na reliyon na dapat nyo pong lapitan, kaya ito po yung aking pong huling mensahe sa inyo lahat. Ito po ay pinamemensahe ni Propeta Jeremias. Jeremias Kapitulo 3, Talatang 14. May mga banal po kasi nagpapamensahe. Ito po. Kayo'y manumbalik ko, tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Siyon. Alam niyo po ba itong Siyon na ito? Ito po ay ang kaharian ng langit at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban.
Ayun po pala, ang pastor po, Diyos po ang magbibigay, hindi po tao. At bibigyan ko kayo ng mga pastor. Alam niyo po ba yung pastor na bibigyan? Yung tunay na sugo. Hindi yung mga sugo nagpanggap na wala na mga biya, wala na mga biyaya at kapangyarihan na kahit isa ay wala pang napagamot at napagaling. Paano naging sugo yung ganyan? Samantalang ang tunay na sugo, puspos ng biyaya at kapangyarihan. Anong kaiba ng nagpanggap na sugo na walang napagaling at yung tunay na sugo na daang libong tao na napagaling? At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya po sa lahat po ng mga mangangaral na walang alam sa mga hiwaga, talingaga at misteryo ng banal na kasulatan, aminin nyo na po sa mga sarili ninyo ang inyong mga kakulangan. Lumapit lang po kayo sa tunay na sugo at lahat ng mga talinghaga na hindi ninyo alam sa banal na kasulatan, itanong nyo po yan sa kanya at mag-aral po kayo sa kanya. Yan po ang sinasabi sa inyo ni Propeta Isaias. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, sige po, basahin na po natin. Isaias, Kapitulo 1, Talatang 18. Magsiparito kayo ngayon. O di po ba, utos din po ito ng Panginoon. Lahat kayo na mga mananampalataya at mga mangangaral, magsiparito na kayo ngayon sa kare ng langit. Alam niyo po ba yung magaganap dito? Bababa po ang Panginoon. Sila po ang magtuturo sa inyo. Malay niyo, bumaba pa yung Ama. Di po ba nakahula rin na ang ating Ama ay bababa talaga at mangangaral. Ano yung sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 4, Talatang 10? Basahin niyo po. Nandyan talaga yan. Magagana po yan. Eto muna po, si Propeta Isaias. Magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Kahit daw po ang mga kasalanan ninyo ay makapal pa sa mukha ninyo, sabi po lagi ng pastor, magiging maputi daw po yan gaya ng niebe. Basta't kayo ay nagsisi, nagbago at nagpakumbabang loob at nagpakumbabang pag-iisip. Yun lamang po, napakasimple lang po ng mga requirements. Ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging tila mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ibig sabihin po nito, gaano mang kabigat ang inyong mga nagawang kasalanan, kung kayo ay magsisi, magbago at magbalik-loob sa Diyos, nandun na po. Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon yung mga kahilingan mo. Napakasimple, ano po? At sa lahat naman po ng mga nangangaral, ito naman po ang mensahe sa inyo ng kagalang-galang na Apostol San Pablo. Roma Kapitulo 10, Talatang 5. At paano sila magsisipangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Napakasimple po ang sinasabi at tinatanong na ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Paano daw kayo nakapangangaral kung hindi naman kayo mga isinugo? Dahil ang tunay na sugo, hindi po iyan magliligaw ng tao. Kaya nga po, lahat na lang ng mananampalataya sa buong mundo naligaw na. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilay ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yan po ang nangyari at naganap. Masakit mang isipin ay siyang totoong nangyari at naganap sa ating kapanahunan, na lahat na lang ng mga tao ay naligaw na dahil hindi ninyo pinakinggan ang tunay na sugo ng Diyos na siyang itinalaga sa ating kapanahunan ngayon, na ipinagkaloob ng ating dakilang Ama at ng Panginoon, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman na tunawa. Ano, panahon na para maalaman ninyo na ang mga mangangaral pala, Diyos po ang nagbibigay niyan. Kaya po kapag ang pinaniwalaan ninyo ay ang tunay na sugo, wala na pong mariligaw.
Siya ang ilaw na ipinagkaloob ng ating dakilang Ama sa buong sangkatauhan. Nasa kanyang ilaw at ang katotohanan ay kanyang daladala. Kaya wala na pong tao pang maliligaw. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para po kayong lahat ay mag-isip na. Magbulay-bulay po kayo. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo, pag-isipan niyo pong lahat yan. Sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng mga mangangaral, magpakumbaba lang po kayo. Lahat ng inyong mga kakulangan ay pupunuan ng tunay na sugo at ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama. Ito naman po, pinamimesay po ito sa inyo ni kagalang-galang na Apostol San Pedro. Lahat po kasi tayo dadaan sa kanya, no? Unang Pedro, paborito-paborito ko po ito. Unang Pedro, Kapitulo 3, Talatang 10. Panghuling mensahe ko po sa inyo. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay sa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisilawa ng masama. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, isa lang naman pong Diyos ang ating pong kinikilala, sinasampalatayanan at sinasamba. Bakit hindi na lamang po tayo magkaisa sa lahat po ng mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon Hesukristo? Tandaan niyo po mga kapatid ko, tinawag ko na po kayo mga kapatid dahil tayong lahat ay magkakapatid dahil isa lamang ang ating Ama na nasa langit. Bakit hindi niyo na lamang po kilalanin ang ating pong Panginoon Hesukristo? Na kung kikilalanin niyo lamang, partikular na po yung mga tao at mga bansa na hindi kinilala yung Panginoon Hesukristo. Kayo po yung ginagantihan ng ating Panginoon Hesukristo sa ating kapanahunan ngayon. Na kung babaguhin nyo lamang ang inyong pag-iisip, ang inyong puso na inyong kikilalanin ang aming Panginoon Hesukristo bilang inyong hari at siya magiging inyong tagapagligtas sa maniwala po kayo sa hindi. Yung mga nararanasan, yung mga dilubyo na yan, lahat po yan ay mapaparam. Lahat po yan ay titigil kung inyong kikilalanin ang tunay na hari at siyang dapat na maghari sa buong sanlibutan, ang hari ng kapayapaan. Walang iba kundi ang hari ng mga hari, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazareth. Siya lamang ang kilalanan natin at ang lahat ng mga dilubyo, kaparusahan, mga sumpa, mga gera, lahat yan ay kanyang papawiin at maghahari na ang pag-ibig at kapayapaan sa buong lupain. Sino ang aayaw? Kung kayo'y mga magmamasunurin, ay magsisikain tayo ng buti ng lupain. Sapagkat pagpapala sa pagsunod ay ipinangako po ng Diyos. Tandaan niyo po, kapag ang Diyos ay nangako, hindi po napapako. Politiko lang po ang nangangako na laging napapako. Kaya sana po, magkaisa na po tayo. Isang puso, isang pag-iisip, isang diwa ng ating kikilalaning Panginoon at sariling tagapagligtas ay ang ating Panginoon Hesukristo, ang nag-iisang Panginoon, ang ating nag-iisang tagapamagitan, ang daan, ang katotohanan at ang buhay ay siya lamang at walang makararating sa ating dakilang Ama kundi sa pamamagitan niya. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan,
paggalang, papuri at pagsamba ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo, sa lahat ng mga arkanghel, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan at sa lahat ng mga banal na espiritu. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Kapayapaan sa inyo lahat. Magandang umaga po.